alam nyo ba, Carla? Yes. Isa sa talagang sikat na sikat o talagang naging controversial din ito dati, yung stem cell therapy na sinasabi daw nila ay nakakagamot. Dahil daw sinasabi daw, as early as 1970s, ginagamit na ito. Whoa. And to know more about stem cell, makakasama natin si Attorney Leo Olarte, MD and President of Philippine College of Stem Cell and Rejuvenative Science. Hi, Doc! Hi, good morning! Wow! Welcome to Bagong Pilipinas! Hi, Doc! Doc, yes. Ito, pag-usapan natin, stem cell therapy. Marami kasing alam naman natin, pumutiligsa dito. Ano ba ito, Doc? Talaga bang nakakagamot ito? At nakakatulong ito, lalo na sa mga Pilipino? Yes, ang stem cells ay talagang nakakatulong. Mm-hmm. Walang masamang tinapay dito sa stem cells. Mm-hmm. Ito'y maaring food supplement, supplement sa mga gamot na iniinom na natin. Kung tayo ay mga may sakit o kung wala naman tayong sakit, pwede rin natin itong kainin bilang food supplement. Dok, ito ha, meron kasing tinatawag na biotic tissues. Tama po ba ito? Anong uri po bang ang biotic tissues ang ginagamit for the process issues? ang tanong na yan ay biotic tissue. Actually, hindi lang biotic tissue or wala naman kasing term na biotic tissue talaga. Okay. No? Pero yan ang tanong. But ang stem cells affects all germ cells of the body, yung tatlong germ cells, no? Endoderm, mesoderm, and ectoderm. So, lahat na yan, mula sa ating balat, mula sa ating mga organs, sa ating katawan, at sa ating tinatawag na anti-aging, no? Okay. Or reversing the aging process. Ganun. Alright, Doc. Sinasabi kasi, ang stem cell therapy, this is to prevent conditions or disease. We want to know, how does it work? Paano ba yung stem cell therapy? Kasi I believe, pwede siyang iba-iba, pwede in a form of, paano ba to? Kasi may nakikita na ako mga stem cell na nasa bote. Ah, sa bote, yes. Na pinatahe. Parang oral. Oral. Paano ba to, Doc? Ngayon, ang stem cells originally was taken from the patient's own body. Mm-hmm. Yun ang tinatawag na autologous stem cells, no? Pero meron ding stem cells na nanggagaling sa mga animals, katulad ng deer. Halimbawa, placenta ng deer placenta. O sa tao naman, manggagaling sa bone marrow, halimbawa, o sa placenta din ng tao. Now, ngayon, itong stem cells na ito ay tinatawag na pluripotent stem cells. So, they can repair, rejuvenate, regenerate old cells and damaged cells. Kaya pala sinasabi nilang nakakabata daw ito. Yes, nakakabata. What is the most widely used stem cell therapy, yes, Doc? Autologous stem cells. What is that? Meaning to say, stem cells coming from the patient's own body. Mm-hmm. Meron ding xenogenic stem cells na nanggagaling din sa animals. Halimbawa, deer yes, placenta. Sheep. Doc, safe din ba yun? Kung galing sa animal. Sa hayop, tapos ilalagay mo sa tao. Is that safe? Safe din ito as a food supplement. Mm-hmm. Okay. Safe. Parang pagkain na kinakain natin, di ba? Ito naman ay placenta or blood cells coming from animals or any part of the body of the animals if it is oral administration or if it is injectable naman, galing naman sa katawan ng sariling pasyente. Dok, matanong ko lang, no? Meron na po bang stem cell dito sa Pilipinas? And if meron po, kamusta naman po? Kasi di ba maraming lumalabas pa ng bansa just to have this stem cell therapy? Maraming stem cells na nandito ngayon sa Pilipinas, no? Ito lang kasi hindi lang na-regulate ng maigi ang practice ng stem cells kasi kahit hindi doktor, nag-autologous stem cells sila, nag-i-injection sila. Ang pwede lamang mag-injection ng stem cells ay mga doktor. Kailangan mga doktor lamang. Is this painful, Doc? Ang stem cell therapy? Well, painful in the sense na konting injection. Pero mayroon namang anesthesia yan. So hindi masakit. Pero sa ngayon, mayroon namang oral administration ng stem cells galing din sa animals like deer, no?
So, hindi naman masakit yan. Kasi iinumin lang yan. Oh. At ang tanong ng taong bayan, is this affordable? That's kasi right. We all know, mga mm-hmm. Pinoy, they're always on a budget, Doc. And gusto rin nila siguro maging healthy. Yes, affordable ito. But if you want to become young and look beautiful or vain, talagang you have to spend yes. something. Kung magpapaganda ka, magpapagwapo ka, talagang gagastos ka. So, I think it's fair and reasonable naman. Sir Adok, ano naman yung apple stem cell? Oh, stem cells coming from plants. It's another kind of stem cells naman para ito. Para saan naman yun, Doc? For pampabata, pampaganda ng ng kutis, ganun yes. din ang epekto. Ako meron akong question, kasi yung cousin ko naman, after niya mga anak, pinatago niya yung placenta niya for stem cell. Ano po ba ito? Pwede. Pwede i-preserve yan. For future use? Yes, ganun. For future use. Ilalagay sa freezing point. Yes, no? Okay. Yung tinatawag na in a state of suspended animation. Okay. Or freeze-dried. Tapos yan ay pwedeng gagamitin in the future. And I remember, ginamit na yun sa kanyang in-law for a cancer treatment. Parang ganun. Cancer treatment. Yes. Pwede rin. Pwede rin gamitin yan. So pwede din sa mga iba't ibang sakit po, it can pwede for prevention of illness because it can strengthen the immune system. Okay. Alright, just to clarify things out, no? Carla, Doc, ano pala yan? Ngayon ko lang medyo naintindihan. Depende kung saan ang gagaling, depende din ang gamit. Yes. Let's say, for example, kung sa apple, siguro pampabata, pampaganda ng skin, aging. Yes, iba-iba. That's right. Yes. Kasi may narinig ako for bone marrow, di ba? Kapag may mga cancer patients. Yes. So, iba-iba rin pala yun, Doc. Iba-iba ang indication, no? Pero karamihan sa, ang registration lang ng stem cells dito sa Food and Drug Administration is food supplement. Yan lang ang ating there are no therapeutic guarantees or claims, no therapeutic claims. So, pero Doc, kasi minsan baka malito yung mga viewers natin kasi minsan Carla may mga nabibili na mga nasa bote na lotion sinasabi with stem cell therapy. Actually, merong nag-alok sa akin yan kung gusto ko daw magbenta ng stem cell. Paano natin malalaman kung legit yun, Doc? Well, kailangan mo i-verify kung ito ba ay registered sa Food and Drug Administration, kung ano ba ang kanyang indication. But for me, all stem cells should not be displayed or marketed in the public as therapeutic, no? It should be only as no therapeutic claims. Okay. Uh-oh. All right. Ayun. So bago po tayo magpahed o magpa-stem cell therapy, that's make right. sure kumonsulta po tayo sa doktor na siguraduhin natin for that's for our safety rin, no? Kasi baka mamaya hindi na natin alam kung ano-ano na pong ini-inject natin at naniniwala tayo lalo na yung mga basta mura. Diba may mga ganyan tayo mga kababayan, basta mura, go for it, saka diba? Saka mamaya baka imbis na gumaling tayo o gumanda tayo, mas lumala po. Mas mapadami mas pa yung gastos natin. Mas tumanda yung itsura mo. Diba? Kaya ang importante talagang magpa-i-consulta sa mga doktor, mas lalo na sa aming society, Philippine College of Stem Cells and Rejuvenative Science, no? So kung ang tao na nag-propose sa inyo, nag-recommend yan is a member of this college, meron siyang kaalaman dito sa stem cells na ito. All right, ang dami nating natutunan ngayong umaga patungkol po sa stem cell therapy. Maraming salamat. Thank you for joining us this morning. That was attorney Leo Olarte, MD, presidente po ng College of Stem Cell and Rejuvenative Science. Thank you so much for joining us this morning.